Welcome back to my channel, and I'm Dainara. So, long time no vlog for me. Kasi, tamad. Wala akong ma-vlog, kaya stop muna. So, itong vlog na to, since it's been a while, update vlog lang siya. Kasi nga, tagal ko hindi nag-vlog. And yung last vlog ko yata is may pasok pa ako, and patapos na yung vacation and hindi pa rin ako nag-vlog. So, naisipan ko mag-vlog ngayon. Kasi nga, na-miss ko lang. Nanonood kasi ako ng mga Filipino vlogs ng mga estudyante rin dito. And na-miss ko lang mag-share ng kwento. Mga ganun ba? So, balita sa akin. So, yun nga, nasabi ko, nakabakasyon pa rin ako from nag-start yung vacation ko end of last week of October, and ang pasukan namin is March 9. So ngayon, ang update ko is enrolled na ako dun sa apat na subjects ko, and one of them is online kasi inayos na sa akin nung nagbigay sa akin ng offer letter ko before yung course outline ko, yung mga subjects na ititake ko hanggang matapos ako. And since gusto kong kuhanin yung minor as minor financial planning, yun, hindi ko siya makukuha kung hindi ako mag-online ng apat na subjects. So, starting this next term, term 1, 2020, meron na akong isang online subject. And tatlo dun, the rest is sa campus pa rin iti-take. So, as mentioned, allowed pala ang mga international student to take 25% ng mga subjects nila online. So, yun. So, pinayagan ako ng uni to take 4 subjects online. So, that's good. Para makuha ko din yung gusto kong minor. And, ayan. Ang masakit na katotohanan, bayaran na naman ng tuition. So, at this term, nag-increase ang tuition ko by, I think, 500 yata yung... Kasi before, di ba na-mention ko is, talaga memorize ko, 11,040 yung tuition ko. So this term, ang tuition ko na is $11,424. So, kayo nang bahala mag-compute kung magkano yun sa peso. So, masakit na naman sa bulsa. And for the rest of the vacation, ang inatupag ko lang is work. Work. So, musta naman ang budget ko? Well, siguro masasagot ko yung kalahati ng tuition ko and the rest. Utang ulit, as usual. So, yun. Tapos habang in duration ng uni, nagbabayad ako ng utang ko. Binabayaran ko unti-unti yung tuition ko from my relatives. Tapos, so, since vacation nga, allowed tayo na mag-work na unlimited hours. So, kamusta naman ang work ko? Isa pa rin ang work. Doon pa rin ako sa dati kong work in sa Asian store. And ang hours nilang binibigay sa akin ngayon from 20 na regular kasi nga, yun talaga yung allowed lang para sa mga student habang on the duration of their studies. Diba 20 hours lang yung allowed? Or 40 hours fortnightly ang allowed. So, per week is 20 hours ang binibigay sa akin sa work. And, yun nga, nung nag-start ang vacation, nadagdagan naman ng kahit pa paano yung binigay na hours sa akin. And, yun, ang binibigay sa akin hours ngayon is 24. So, 6 days na akong pumapasok sa work and take 4 hours every day yun. Sometimes nadagdagan kapag sobrang daming stocks na kailangan i-fill sa shelves. And, ayun. Especially nung Christmas, grabe lang ang busy. Hindi ko ina-expect na in one day, tatlong palit ang dumarating sa amin sa shop and kailangan i-fill sa mga shelves para mabenta agad. Ano pa ba? So, kamusta naman ang driving? Well, sa driving, medyo confident na akong mag-drive.
Pero paminsan nakapagalitan pa rin talaga ako. Hindi natin maiiwasan yan. Tapos, since isa dun sa requirement na hindi ko na-fulfill, kaya hindi ako nakapag-exam nung nag-25 ako last September, is yung 1 year dapat yung learner license ko. Well, less than a month na lang. Makukuha ko na, mag-e-exam na ako. Hindi ko pa pala makukuha. Mag-e-exam pa lang ako, and dun madi-determine kung pagpumasa ako, kung pwede na akong mag-drive on my own. And gustong-gusto ko na po mag-drive kasi nga, as I mentioned, March 9 ang pasukan. And March 2, ako naka-schedule. Kasi yung 1 year ng learner license ko is March 1. So, the next, since March 1 is Sunday, March 2 ko ini-schedule. So, hopefully guys, sana makapasa ako. Kasi, kinakabahan ng lola niya. Ayun. Ano pa ba? So ngayon, kaya ako nakabihis ng ganito kasi papasok ako sa work. And ang shift ko ngayon is 2 to 6. So, yan. Kita. Work pa more. At may nakikita akong ibon sa labas. Yan. Kasi, kamusta naman ang weather? Weather update? Well, summer pa rin. Pero may mga ulan-ulan na. And last night, talagang ulan siya. At which is good naman kasi nga kailangan talaga ng ulan ng Australia. And especially dun sa mga bushfire areas. And malayo po ako dun sa bushfire areas kasi nasa Queensland ako, and yung fire is nasa New South Wales and Victoria. So yun. Pray lang sa mga naapektuhan ng bushfire. Tapos, so, ano pa ba? Kailangan ko nang umalis. Kasi hahabulin ko pa yung bus ng 1 o'clock. And right now, it's 12:45 na. Siguro isasama ko na rin kayo sa work para makita niyo naman ang aming bagong sign. Kasi pinagawa ng boss ko yung sign sa labas, which is sabi ko, hindi pa napapalitan. Well, napalitan na siya. Pero, dahil umulan-ulan, natuklap na naman po yung sticker. Kaya, sit. Cola. I said sit. Good job, Cola, for sitting. Okay, no more. Bye-bye, Cola. Bye-bye. Well, sinuswerte nga naman talaga ako. Kaninang umaga makulimlim, umuulan. Ngayong hapon, napaka-init na naman. Dito muna ako sa ilalim ng puno kasi mainit nga. And usually, dahil nasa gilid ako ng daan. So, hindi naman mahirap yung mag-commute dito. Ang ano lang is maghihintay ka nung bus. Kaya dapat maaga ka. And
syempre mainit. Tiis-tiis na lang. Kasi pagdating mo naman sa bus, aircon. So kung maingay, pagpasensya nyo na guys. Nasa gilid ako ng daan. At yung kabilang daan ay ginagawa. At may mga sasakyan na dumadaan na maiingay. Ayan. Pag nakita ko na yung bus na dumaan, papunta, iikot, pabalik, dun ako maglalakad papunta dun sa mismong bus stop. Kasi dun sa mismong bus stop, walang cover. And mainit. So, ang ganitong oras. Kaya dito muna tayo sa ilalim ng puno. So, yan yung kabilang daan na niro-road widening. Kasi gagawin ng two lane. And ayan, nakikita ko na yung bus. Ayan na yung bus. Ayun. Ayan yung bus na sasakyan ko. Iikot siya. Then pagbalik, doon ako sasakay. And tara, lakad na tayo dun sa bus stop para hindi niya ako mamiss. Dito na ako sa may bus stop at nakasilong na naman ako sa may puno. At niready ko na yung pamasahe ko. Ito yung pamasahe ko, niready ko na. Para pag dumating yung bus, lalakad na lang ako. At ayan na siya, nakikita ko na siya. Story lang before guys, itong dinadaanan ko dati, yung mga damo dyan, dinidiligan yan. So dumaan ako dito hanggang doon sa dulo, nakabukas yung mga sprinkler. So habang dumadaan ako, naliligo rin ako. O diba? Ay, kasi sobrang init nga, yung mga damo din nagda-dry, so kailangan diligan. Diligan, kaya may mga naka-install dyan ng mga sprinkler. Eh, pati ako na-sprinkler. O diba? So yan yung damo na naka may mga sprinkler. So yan, hanggang yan, hanggang doon, yun yung may sprinkler. So habang naglalakad ako sa gilid, naliligo rin ako. So successful na tayo nakatawid. Kaya yan, tambay tayo dito sa service station. Yan. So, yun na yung araw ko. I hope you enjoy kung paano ang buhay estudyante habang nakabakasyon. Work pa more. So, see ya. I hope pagbalik, matagal na naman siguro ako bago mag-update ulit. So, hope to see you then. Bye-bye. See ya.